Sir Tommy Avili ng Big Boss Palawan may malaking pasabog at itong si Liubert Dasmariñas ay napakabigati na natao ngayon kasi nga may sariling bodyguard, may sekretarya at meron pa siyang bullet troop na Camry na sasakyan. Kaya hindi basta-basta matitinag itong si Liubert Dasmariñas kasi nga may malaking tao na sumusuporta sa kanya ngayon. Kaya nga malaki na yung laban ni Liubert kasi nga hindi ni nila basta-basta to matitinag o matatakot kasi nga ay may sariling bodyguard itong si Liubert Dasmariñas. Kaya ito guys, panoorin natin. Gulat si ano. Yan. Yan po ha yung papalabas. Palabas na yan. Yan yung palabas na yan. Yan yung pagdating namin doon, nakaupo si Liubert doon sa fiscal's office. Andyan yung mga sa security department natin. Nagbabantay kay Liubert. At andyan din si Angie. Si Angie, yung atin pong nagmamanis dyan sa ano, si Angie Cahilo. Maya-maya dumating itong si, yan o, si Corporal Joseph Carpio. Yan na ha, siya po yan, si Joseph Carpio. At ngayon, nilagdaan niya yung pagharap. Kaya pagkatapos noon, ay sabi ng court, ng fiscal's office na hindi na kailangan si Liubert. Kaya umalis na rin kami, yung pag-alis namin. Yan, ako yung, yung unang nilabas mo kanina, yung papauwi na kami. Yan ha, ako na po ang nagkuha niyan. Yan, ako lahat ang nagkuha niyan. Yan, nakaalala yan si Angie Cahilo, yung may-ari ng farm. Yan. Yan ang sinakyan ni Liubert. Yan ang sinakyan. Isa pong bulletproof na Camry ang sinasakyan ni Liubert. Sikat si Liubert, di ba? Oh. Inayor pa namin yan para, ito mo, isang bulletproof na Camry yan ang sinakyan. Para okay, mga kabigwas, yan po yung naganakaganapan kahapon, mga kabigwas. Ngayon, doon sa natapos yung paghaharap nila ni Attorney Regidor Tulali at ni Corporal, kailangan natin malaman kung ano ang napagkasunduan, no, doon sa clarificatory hearing. Kasi mismo ang fiscal ay parang masasay ko natin na sila mismo parang doubt eh. Parang hindi sila maniniwala doon. Eh sa bagay, ilan nga yung mga judge na nakausap natin eh. Yung sabi niya, naniniwala pa ba kayo doon sa Jubilee na yun? O, di ba? O, may nang sasabi nga doon na isang judge na, eh kung nandito sa akin yan, i-dismiss ko yan. O, mga kabigwas, kaya ginawa natin kagad, atin pong in-interview kagad, itong si, yung lawyer ni Liubert na si Attorney Regidor Tulali. Hindi ko pala naipasa sa iyo yung background ng kanyang opisina kasi nandoon siya kanina eh. Eh nag-aalbosal pa lang. Eh ginising ko na kasi kailangang ma-interview kung ano ang nangyari doon sa clarification hearing ang kanila pong layunin. Kaya kami, labis po kaming nag-iingat bagamat kami pinag-iinitan. Normal lang yan dahil mayroon kaming ipinaglalaban. Hindi po namin kaano-ano si Liubert Dasmariñas. Pero gusto lang namin lumitaw ang katotohanan. Dahil naiisipan po kasi namin na parang niluluko na ang taong bayan. Sa tagal na, katulad ko, sa tagal ko na sa industriya, sa media, wala po akong nakita na isang buwan na patay yung tao kahit sa ang mga kadaber na aming natutuklasan dahil nasa investigative ako dati. Isang buwan na, bagamat nandoon buo pa, malambot na lang ang katawan, hindi po nagiging kalansay. Kaya yan po ang nangyayari ngayon. Ano nangyayari? Yung sinasabi ko na ba, pinapiprepare ko na sa inyo lahat, maraming mga ano yan. May mga video pa yan dyan, ha? O kunin niyo yung picture kasi yung picture para mabasa ng ating mga tagapanood na kaya kahapon medyo laylo ako kahapon pero nagpasalamat pa rin ako doon sa mga nanonood, umabot pa rin sila ng 3,000 higit.
Kaya medyo laylo ako kahapon dahil may hearing po si Liubert. Ngayon, nung pumunta kami doon, eh hindi na po nila kailangan daw si Liubert. Ang gusto na lang nilang ang mangyayari eh ang abogado na lang at saka yung complainant na si Carpio. Yung pulis. Yung pulis ng Irawan na nag-complain o nagsampa ng kaso laban kay Liubert Dasmariñas. Kaya kahapon ay pagkatapos ng programa natin ay nagtungo kami kagad doon para ipakita at na ipresenta itong si Liubert Dasmariñas, mga kabigwas. Ayan ha. At ito po, yan po ang kanya pong subpoena kahapon ni Liubert Dasmariñas, mga kabigwas. Yan kung mababasa po ninyo sa inyo pong mga screen ngayon. Ha, ito yan at atin na pong ilalabas yan. Mamaya-maya konti ha. Galing po ito sa City Prosecutor's Office ng Puerto Princesa City, Department of Justice. Ngan Hall of Justice, Santa Monica, Puerto Princesa City. Ito po yung mga... So ayun na guys, napakinggan natin at napanood sa live nga ni Sir Tommy Abili na itong si Liubert Dasmariñas ay hindi na basta-basta ordinaryong tao, kasi nga itong si Liubert ay may sariling bodyguard at nakabulletproof pa itong sasakyan na ginagamit. O diba, sino ba mag-aakala na itong si Liubert ay magiging ganon? At sino kaya yung tao na tumutulong dito kay Liubert? Sigurado tayo na malaking tao to, o baka senador o bilyonaryo na handang tumulong dito kay Liubert, kasi nga may sarili siyang bodyguard. Kita natin nang pumasok siya sa sasakyan ay may nagbuka sa kanya at merong bag yung lalaki. Sigurado naman natin, kahit di natin tanungin kung anong laman ng bag na yon, ay alam na alam natin. At diba, may sekretarya pa siya, diba? At si Sir Tommy Abil talaga ay nakakagulat lagi yung mga pasabog niya, kasi nga naman si Sir Tommy Abil ay matapang talaga na at walang kinakatakutan, kaya marami ang gustong mawala itong si Sir Tommy Abili, kasi nga sa kanyang taglay na tapang at gusto niya lang talaga ay malumabas yung katotohanan at tumulong sa mga taong inaapi at inaapak-apakan na hindi nila makuha-kuha yung ustisya na para sa kanila. Kaya maraming nagmamahal at sumusuporta dito kay Sir Tommy Abili. Alam natin na kahit na ganyan si Sir Tommy Abili, na kahit ilang kaso pa yung ikakaso niyang mga kalaban sa kanya, ay wala siyang takot na hinaharap at lalabanan yung mga tao na to, basta sa kanya ay sa katotohanan lang. Kaya diba, hindi kinakakapagtataka na ang daming taong malalaking tao ang nasa likod ni Sir Tommy Abili na naniniwala sa kanya at sumusuporta. Andyan yung mga mamamayan na walang sawang sumusuporta at naniniwala sa kanya. Sila yung kakampi ni Sir Tommy Abili para tuklasin yung katotohanan at para ilabas yung katotohanan at para na rin matigil ng katiwalian ng mga opisyal dyan sa Palawan. Kasi nga, kung walang Tommy Abili, kawawa yung mga netizen dyan na walang magawa. Gusto nilang makuha yung hustisya na para sa kanila, pero wala silang magagawa, kasi nga wala silang kakayahan at wala silang pera na pangbayad sa mga opisyal na dyan para makuha ang sariling hustisya na gusto nilang makamtan. Kaya pasalamat tayo at may isang Sir Tommy Abili na handang tumulong sa mga inaapi at handang ibuwis yung buhay niya para lumabas lang yung katotohanan. Kaya mabuhay ka Sir Tommy Abili, mag-ingat ka lagi, maraming nagmamahal at sumusuporta sa'yo, tuloy ang laban, huwag mawala ng pag-asa, basta sabi mo nga diba, basta nasa katotohanan tayo, tuloy na tuloy ang laban.